Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang ipinagkaloob niyo sa amin. Naway gabayan niyo po kami sa araw-araw naming gawain, lalong-lalo na sa aming talakayan ngayon. Bigyan niyo po kami ng lakas at gibay ng loob upang harapin ang bawat pagsubok na aming tatahakin. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Magandang umaga, class. Sino-sino sa mga kaklase ninyo ang lumiban sa araw na ito? Sa unahan ay may lumiban ba? Wala. Sa ikalawang hanay may lumiban ba? Wala rin. Sa ikatlong hanay may lumiban ba? Wala rin. Maghusay kung ganon. Sino-sino sa inyo ang makapaglalahad ng ating tinalakay kahapon? Sige, Ginoo, maaari kang tumayo. Tama! Ang tinalakay natin kahapon ay tungkol sa decimal. Ang decimal na numero ay nangangahulugan bilang buong bahagi ng mga numero at sa bahaging fraksyon ay hiniwalay ang decimal point. At ang simbolong tudok sa decimal ay tinatawag na decimal point. Sa ngayon ay hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Magbibigay ako ng word puzzle kung saan ay bubuuhin ninyo ito sa loob ng 2 minuto. At pagkatapos ninyong mabuo ang mga salita, ay ilalahad ko sa inyo kung ano ang koneksyon nito sa ating talakayan. Naiintindihan ba, class? May pamantayan pa rin tayong pagbabatayan. Pagkakasunod-sunod, 5 puntos. Kooperasyon, 5 puntos. At kawastuhan, 5 puntos, at ang kabuuan nito ay 15 puntos. Maaari nyo nang simulan ang inyong gawain. Tapos na ba ang lahat? Okay, sa unang bilang ang sagot ay parenthesis. Sa ikalawang bilang naman ang sagot ay exponent. Sa ikatlong bilang naman, ang sagot ay multiplication. Sa ikaapat na bilang ay division. At sa ikalimang bilang naman ay subtraction. Mahusay ang ikalawang pangkat. Nakakuha kayo ng 15 puntos habang ang unang pangkat naman ay nakakuha ng 13 puntos. Palakpakan ang inyong mga sarili. Sa araw na ito, ang paksang tatalakayin natin ay tungkol sa order of operation. Ano nga ba ang order of operation? Ang order of operation, class, ay isang gabay o paraan upang matukoy ang tamang sagot sa pamilang na pangungusap na ginagamitan ng parenthesis, exponent, multiplication, division, addition at subtraction o PEMDAS. Mayroong 4 na hakbang ang order of operation. Ang unang hakbang ay ang parenthesis. Sa hakbang na ito ay uunahin mo munang ikumpyot ang mga numero na nasa loob ng parenthesis. At kung wala ka namang nakikita ang numero, ay ang susunod mong hahanapin ay ang ikalawang hakbang. Ang ikalawang hakbang naman ay ang exponent. Ang exponent ay ang maliit na numero na nakasubscript. Kung wala kang nakikita ang exponent, ang susunod mong hahanapin ay ang ikatlong hakbang. Ang ikatlong hakbang naman ay ang multiplication at division. Sa hakbang na ito, ang una mong isasagawa ay mula sa kaliwa pa kanan. Hindi porkit nauna ang multiplication sa division, ay mauuna na siya sa order of operation. Maaari din namang mauna ang division sa multiplication dahil nakadepende lamang ito kung anong operation ang mula sa kaliwa pa kanan. Naiintindihan ba, class? Ang ika-4 na hakbang naman ay ang addition at subtraction.
Left to right process pa rin ang prosesong ito. Kung anong operation ang nasa kaliwa, pakanan, ito ang una mong isasagawa. Hindi porkit nauna ang addition sa subtraction ay mauuna na siya sa order of operation. Maaari rin namang mauna ang subtraction sa addition dahil nga nakadepende lamang ito kung anong operation ang nasa kaliwa. Sa halimbawang ito, ang una nating isosolve ay ang mga numero na nasa loob ng parenthesis. Siyam, hatiin sa tatlo, ang katumbas nito ay tatlo. At ikopya naman yung mga naiwan na numero at operation. At ngayon naman, ang uunahin nating hakbang ay ang multiplication kasi ito ang mas nauna kaysa addition at subtraction. Tatlo, paramihin sa dalawa, ang katumbas nito ay anim. Ikopya lamang yung mga naiwan na numero at operation. Ngayon naman, ang uunahin nating hakbang ay ang mga operation na nasa kaliwa. Pito, bawasan ng anim, ang sagot ay isa. At ikopya lamang yung naiwan na numero at operation. At ngayon, isa, dagdagan ng isa, ang katumbas ay dalawa. Ito ang pinal na sagot. Sa ikalawang halimbawa naman, ang uunahin natin ay ang multiplication. Isa, paramihin sa apat, ang sagot ay apat. Ikopya lamang yung mga naiwan na numero at operation. At ngayon naman, ang uunahin nating hakbang dito ay ang division. Apat, hatiin sa dalawa, ang katumbas nito ay dalawa. Ikopya naman yung mga naiwan na numero at operation. At ngayon, ang uunahin nating hakbang ay ang operation na nasa kaliwa. Walo, hatiin sa dalawa, ang sagot ay anim. At ikopya naman yung naiwan na operation at numero. Anim, dagdagan ng anim, ang sagot ay 12. Sa pangatlong halimbawa naman, ang uunahin natin ay ang mga numero na nasa loob ng parenteses. Kaya, siyam bawasan ng walo, ang katumbas ay isa. At ikopya naman yung mga naiwan na numero at operation. At ngayon, ang uunahin natin ay ang multiplication kasi mas nauna ito sa subtraction, division, at addition. Kaya, tatlo, paramihin sa isa, ang katumbas ay tatlo. At ikopya naman yung mga naiwan na numero at operation. At ngayon, ang uunahin natin ay ang division kasi mas nauna ito sa addition at subtraction. Kaya, anim, hatiin sa dalawa, ang katumbas ay tatlo. At ikopya naman yung naiwan na numero at operation. At ngayon, ang uunahin natin ay ang addition. Apat, dagdagan ng tatlo, ang katumbas ay pito. At ikopya naman yung naiwan na operation at numero. Ngayon naman, pito, bawasan ng tatlo, ang katumbas ay apat. At ito ang magiging pinal na sagot. Sa ikaapat na halimbawa, ang uunahin natin ay ang mga numero na nasa loob ng parenthesis. Sampo, bawasan ng anim, ang katumbas ay apat. At dito naman sa kanan, tatlo, bawasan ng isa, ang katumbas ay dalawa. At ikopya naman yung mga naiwan na numero at operation. Ngayon naman, ang uunahin natin ay ang multiplication. Apat, paramihin sa apat, ang katumbas ay 16. At ikopya naman yung naiwan na numero at operation. At ngayon naman, dalawa, paramihin sa numero na nakasubscript, ang katumbas nito ay 8. At ngayon naman, 8, paramihin sa dalawa, ang katumbas ay 16. At ikopya naman yung naiwan na numero at operation. 16, bawasan ng 16, ang katumbas ay 0. At ito ang magiging pinal na sagot. Gayunpaman, ang order of operation ay isang hakbang kung anong operation ang unang dapat na isasagawa kapag ito ay mayroong ilang operation sa loob ng parehong equation. Naiintindihan ba, class? Mabuti kung ganon. Sa gayon, dapat nating sundin ang order of operation upang matukoy natin ang tamang sagot. Tama ba, class? Tama! Ano naman ang magiging resulta kung hindi natin susundin
ang wastong order of operation. Oo, magiging mali ang ating sagot kapag hindi natin sinunod ang order of operation. Talagang nakinig kayo sa ating talakayan. Sa puntong ito ay magkakaroon tayo ng oral recitation. Ihanda ang inyong mga sarili para sa pagsagot. Handa na ba ang lahat? Okay, magsisimula na tayo. Ang unang tanong, ano-ano ang mga hakbang ng order of operation? Maaari kang tumayo, Ginoo? Mahusay! Ang sagot ay parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, at subtraction. Tama ka, Ginoo. Ikalawa, magbigay ng isang halimbawa ng order of operation. Maaari kang tumayo, Binibini? Tama ang iyong sagot. Walo, bawasan ng dalawa, dagdagan ng anim. Ito ay isa sa mga halimbawa ng order of operation. Tama ka, Binibini. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isahang gawain. Piliin ang tamang sagot. Isulat ito sa isang buong papel. Bawat bilang ay may 2 puntos. Tapusin niyo ito sa loob ng 15 minuto lamang. Nagkakaintindihan ba tayo, class? Mabuti naman kung ganon. Maaari nyo nang simulan ang inyong gawain. Tapos na ba, class? Maaari nyo nang ipasa ang inyong mga gawain. At pagkatapos ko itong maitala, ay agad ko rin itong ibabalik. Nagkakaintindihan ba tayo? Mabuti naman kung ganon. Para sa inyong takdang araling, class, isulat sa kwaderno ang sagot batay sa mga sumusunod. Okay, class, maaari na kayong lumiban sa ating klase.